po Ethan, Philippines. Hello, Middle East, and hello, world. And so, I'm Miss Rachel from ICC Kuwait, and welcome dito sa ating live update. Ngayon, sa nakikita niyo dyan sa, ano, sa screen natin, sila po yung mga students po natin sa UK Diploma in Health and Social Care. Ayan. So, ma'am, pwede niyo po ba ipakilala yung mga sarili niyo sa ating mga manonood at i-share niyo yung journey niyo bilang isang mag-aaral. Ayan. So, mag-start dito kay ma'am. Hello, ma'am. Good morning, good afternoon, and good evening all over the world. This is May with you from EXA Kuwait, and we are under of Quality Level Diploma in Health and under Social Care, under of Ma'am Nicole Chin. Gusto lang namin i-share yung experience namin na kahit mahirap, pinagsisikapan dahil sa pangarap namin. Kaya, kahit mahirap, nag-aaral, nagtatrabaho, kahit walang tulog, push mo yan kasi para sa'yo yan, sa pangarap mo at para sa pamilya mo. Okay? Enjoy! Ayan. So, ikaw ma'am, pakilala mo yung ano mo sa natin. Good afternoon, EXA Kuwait, Philippines. Ako po si Tarhata, Kim Pabdula. Ako po ay nag-aaral dito sa EXA bilang caregiver upang matupad ko ang pangarap ko makapunta sa UK. Nais ko pong makapunta doon. At sa tulong ng EXA, ay natulungan ako upang makamit ko yung pag-aaral ko pagkatapos sa pag-aaral ng caregiver. Good afternoon, everybody, and good afternoon. Ako po si Jonah. At 10 taon na po dito sa Kuwait. And ngayon, nakatapos na po ako ng Health and Social Care Level 4. Kahit mahirap, 18 months, tiniis ko para makamit ko to. Ayan. So, ma'am yun, paano nyo naisipan na mag-enroll dito sa UK Diploma in Health and Social Care dito sa ICAC? Una, kaming magkakaibigan may mga ideas. And nag-share yung friend ko, we'll go to EXA, mag-study ng caregiver. Kaya dahil sa friend ko, sabi niya, friendship goal na dapat mag-graduate tayo as a caregiver. Kaya ngayon, andito na kami. To receive our certificate to the next journey. Yes. So, congratulations po dyan sa inyo, ma'am. So, ayan, para naman sa mga kapwa ninyo mga exam yan na nag-aaral to sa ICSE, pwede niyo bang i-share, ma'am, kung paano niyo siya na-handle? Yung syempre, yung may work tayo, di ba? As at the same time, nag-aaral tayo. So, paano niyo yung na-manage yung time niyo sa pag-aaral at din yung sa work niyo po? Yes, ma'am. Every Saturday po, ma'am, yung online class namin. So, after ng school namin, nag-prepare kami para maghintay po kay Ma'am Ching na mag-online class. Pero minsan po mahirap, pero kinakaya po namin, ma'am, kasi may gusto talaga namin matuto. Yes. At sa mga free times namin, kailangan namin tapusin yung mga assignments namin. At time management lang time po. Management. Ayan, so yun yung ano natin, no? Kasi hindi siya hadlang yung pagtatrabaho nyo habang nag-aaral kayo. Mm-hmm. Ang importante sa inyo is ginagawa nyo talaga siya ng way para matapos nyo yung course nyo. Mm-hmm. So di ba, nakaka-proud kayo kasi hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagpapigil, hindi nyo... Hindi sumuko. Oo, hindi kayo sumuko sa pag-aaral, di ba? Kasi dito naman sa atin, no, is ang reality talaga natin dito, no? Pag may natapos tayo, mas malaki yung opportunity natin na makapagtrabaho talaga sa mas magandang trabaho. Kasi yung experience natin, isa din siya sa number one. Pero kung kulang tayo ng credentials, mahirapan din tayo mag-apply ng trabaho. Diba? So, at least ngayon, nakaka-proud kayo kasi sinimulan nyo, tinapos nyo yung course nyo, and then ngayon nag-ano na naman kayo ng next level na naman. Mm-hmm. So, meron pa kayong message sa mga kapwa natin OFW na yun na gusto din makapagtapos sa kanilang pag-aaral pa. Share ko lang na mag-alangan or, kasi yes. Syempre para sa pangarap natin 'yan, para sa pamilya natin, kasi kung hindi tayo magsikap, syempre wala tayo dito sa pangarap natin. Ayan. Sa akin naman po, kahit mahirap, magtiyaga lang po, be patient sa lahat ng pagsubok. Kahit na minsan kulang tayo sa financial, pero gagawa ka pa rin ng paraan para ma-avail mo or matupad mo yung
achievement mo sa buhay mo. Hmm. Yes, ayan. Sa mga gusto dyan, kahit mahirap, continue lang po. Kasi po, para lang sa goal nyo, para to the next level. Yes. So, kasi wala namang imposible, no? Mm. Kung tayo is determinado talaga na makapagtakos sa pag-aaral. Kasi sabi nga nila, mas maganda na mag-invest ka sa pag-aaral kasi priceless yung return ng investment nyo doon. Walang katumbas yun kasi yung diploma nyo is para yun sa inyo. Hindi yan mga nakaminuman. Ang mas maganda doon is ma-share nyo yung knowledge nyo, yung skills nyo sa kapwa nyo kababayan or lalo na sa mga family nyo. Ayan, so congratulations po ulit sa inyong lahat, sa inyong tatlo. Ayan, so proud po kami na nakikitaan po sa katuparan ng inyong mga pangarap. And hopefully po makikita po talaga namin po na yun, mag-succeed talaga. Ayan, so congratulations po. Baka may message pa kayo sa instructor nyo or sa family nyo, pwede po kayong Thank you kay Ma'am Nicole sa pag-assist sa amin, for sharing your knowledge, Ma'am. Thank you. Sa akin po, Ma'am. Salamat po kay Ma'am Paula. Kasi tinutulungan kami. At saka kahit na busy day siya, Ma'am, wala siyang TV pa para patuloy talaga kami assist kami. At sa family ko, thank you, Ma'am, sa mga friends ko. At minsan, mahirap, pero kinakaya namin. Thank you, ICSA, and to Ma'am Nicole Ching for teaching us knowledge about caregiver. And thank you to all the courage and motivation us. Yes. Yes, ayan. So, congratulations po once again. And ayan, so, sila po yung mga students natin dito sa Health and Social Care Level 4. Ayan, so with 120 units. Ayan. So, para sa lahat ng mga kababayan natin, yung ICSA po is nag-offer po ng mga courses na pwede niyo pong i-enroll para kayo is magkaroon mo kayo ng diploma or certificate na magdamit pa kayo is mag-apply ng trabaho. So, gawin po natin productive yung ano natin, free time natin. Kasi hindi natin alam kung saan or kailan darating yung opportunity na para sa atin. So, ang mas maganda po natin gawin is lagi tayong equip, di ba? Kasi sabi nga nila, pag lagi kang equip, mas ano ka sa opportunity na darating. Mm-hmm. Ready ka. Ready mo siyang i-grab. Yes. Ayan, so congratulations po once again. And ako po muli si Miss Rachel. Ganun tayo. Ayan. Yes. Ayan, so ang sabi, ICSA, your partner, and thank you. Hi. Hi. Yes.